Ayan, si Senator Amy Marcos nga ba ay hindi din pabor dito sa Maharlika Wealth Fund na to, mga kababayan. So ito po yung kabuuan ng sinabi, kabuuan ba to o buod ng sinabi ni Senator Amy Marcos patungkol po doon sa Maharlika Wealth Fund. Okay? So Amy, sabi niya dito, to be fair, hindi ko pa nababasa yung bill. Oh, hindi pa. Umpisa ha. Umpisang-umpisa, mga kababayan. To be fair, hindi ko pa nababasa yung bill. Saglit lang. Isang higop ng mainit na kape. Wala na. Hindi na mainit. Uulitin ko sa pangatlong pagkakataon. To be fair, hindi ko pa nababasa yung bill. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos. Pero ako kinakabahan pagkat sa panahong ito, ang sama ng ekonomiya pati ng ang World Bank, sabi bagsak na bagsak sa susunod na taon sa 2023 sa kalagitnaan. Lalala pa raw. Diyos ko po, papaano na lang tayo pagkatapos? Alam naman natin na lumolobo ang utang ng Pilipinas. Samantalang malaki pa rin ang utang natin sa health workers, di pa bayad, senior citizen. So ako naman po, naisip ko, siguro ito yung isa sa iniisip ng gobyerno o ng pamahalaan, mga kababayan, upang, yun nga, di ba, so, sinasabi nila, madami pang utang sa mga manggagawa, baka ito yung, kasi talagang kapag ininvest mo yung pera na yan, maaari at posible na lumago talaga, na madagdagan po. So yung mga pagkakautang, maaaring pwede din dito. Uulitin ko po, sabi ni Senator Amy Marcos, hindi ko pa nababasa yung bill. Kaya kumbaga, hindi niya pa naiintindihan talaga. Asa na tayo dito? Samantalang malaki pa rin ang utang natin sa health workers, di pa bayad. Senior citizens, kulang-kulang pa rin ang ang laki-laki ng utang natin. Panlabas, pagkatapos magbibigay pa tayo ng tinatawag na sovereign fund. Pero hindi ko pa nababasa, to be fair. Ayan, inulit niya ha? At hindi naman ako ekonomista, pero sa tingin ko, nakakatakot yatang ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Saglit lang po. So, yun nga po, mga makailang beses niyang sinabi na hindi pa niya nababasa, ibig sabihin, hindi niya pa naiintindihan. Para sa akin, yung word na ipusta, sabi din to ni Ma'am Joey, kami sa Team MR, is maling-mali naman talaga na gamitin, mga kababayan. Ano? Ang ipusta, isugal. Diba? Isugal yon. Eto po, ano to eh? Kumbaga, pinag-aaralan. Negosyo po talaga. Although, ang negosyo, sinasabi nga natin, is, oh, sugal yan. Kailangan talagang matalino mong pag-iisipan yan. Ano? So, ang isang negosyo po, hindi po maaaring ipaghambing sa isang sugal kung kumpleto ka ng pag-aaral doon. Kung kumpleto ka simula doon sa siyasat ng lokasyon at kung ano-ano pa, kung saan mo ilalagay ang pera, eh nako, napak-gobyerno pa? Napakalalim ng pag-aaral na gagawin niyan kung sino-sino yung paglalagakan ng ating pera, mga kababayan. So, para sa akin, yung ipusta na word is hindi bagay o hindi nararapat. Ulit, pang-anim o pang-pito ko na sasabihin, hindi pa nababasa ni Senator Amy Marcos yung... So, tuloy, nakakatakot yata, wag i-invest so-called, pero high risk pa rin. Kasi alam naman natin anong nangyari doon sa AFP or AFP lahat ng SLI. Naubos yung pera ng mga pobreng sundalo. Tingnan natin, babasahin ko po. Pero tama naman na kupkupin lahat ng capital ng pera ng iba't ibang GOC. Tama naman yun, gamitin sa tamang pamamaraan katulad ng patubig yung mga dam natin na bulok. Kaya wala tayong agriculture at bla 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 ang habay. So yun lang mga kababayan. So sa madaling salita, ang pagkakaintindi ko dito eh hindi porket oh magkapatid tayo, suportado kita agad, no? Sa pangwalong pagkakataon, hindi pa nababasa ni Senator Amy Marcos yung bill, ano? So eh hindi naman ito mga utak-tingklawan na oh kahit walang basa-basa ng bill,
Basta kay Senator Risa Ontiveros yan. Suportahan natin kahit hindi pa natin alam. So sila, kahit magkapatid, mga kababayan, eh, saglit lang. Babasahin ko muna. Bago ako mag-agree sa iyo. Bago ako sumuporta sa iyo. Ganun po, ano? Talagang pinag-aaralan at pinag-iisipan ang kanilang bawat hakbang. Eh, hindi porkit ate mo ako, kuha mo agad ang aking suporta. O, wala pong ganun. Wala pong ganun. So, ibig sabihin lang nito is talagang individual nilang pinag-iisipan ang makagaganda sa ating bayan. Hindi yung kailangan Marcos tayo kapag naglabas ng isang proyekto si PBBM, eh, suporta agad tayo, ha? Banat agad tayo. Oh, dapat okay yan. Oh, ganito yan. Hindi ganon. Ganon po ang kagandahan dito sa ating gobyerno ngayon, ano? Kaya yung sinasabi nila na ano tawag doon, yung magkakapamilya doon sa isang gobyerno, eh, ayan po ang nangyayari. Yung, nakalimutan ko yung word, eh. No? Basta, comment nyo nga po dyan, mga kababayan. So, Sandro Marcos, Congressman, tapos Senator Amy Marcos, tapos President PBBM, iniisip nila, magkukuntsabahan niya ang mga yan. Ayan, tignan nyo po. Ang ipinapakita ng pamilya na to. Hindi po porkit magkakapamilya tayo, eh, suporta agad ako sa iyo kahit hindi ko pa alam yung gusto mong ipanukala. Ayan. So, pangsyam na pagkakataon, hindi pa nababasa ni Senator Amy Marcos, kaya gano yung kanya komento. Okay? So, hindi natin na mabasa niya bago natin masabi o tuloy ang sabihin na si Senator Amy Marcos, hindi pabor dyan sa Maharlika Wealth Fund na yan. Ayan, hintayin natin yun.